Magandang araw sa lahat. Magsitayo ang lahat at tayo manalangin. Aking inaanyayan si Binibining Gawat na pumaharap at pangunahan ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos. Amen. Bago kayo umupo, ay pakiayos muna ang mga upuan at pakipulot ang mga kalat na iyong nakikita. Sino ang lumiban ngayong araw? Magaling at walang libas sa araw na ito. Ngayon, sino sa inyo ang makakapagbahagi tungkol sa natutunan at kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang linggo? Sige, tumayo ka, Binibining Malaki. Magaling! Ang tinalakay natin noong nakaraang linggo ay patungkol sa unemployment. Ano nga ba ang unemployment, Binibining Gawat? Mahusay! Ano-ano nga ba ang mga programa o ginagawang mga hakbang ng gobyerno upang masolusyonan ang unemployment sa ating bansa? Binibining Dumalaga, maaari kang tumayo? Magaling! Ang ating gobyerno ay gumagawa ng paraan upang matugunan ang ating problema sa tumataas na unemployment. Bago tayo pumalaot sa ating talakayan ngayong araw, ay mayroon akong ipapakita sa inyong mga jumbled letters. At ang gagawin nila ay isaayos ito. Ano nga ba ang nabuo ninyong salita sa jumbled letters? Tama! Ang jumbled letters ay globalization. Magaling! Ngayon ay may gagawin tayong isang gawain na kung saan ay magpapakita ako sa inyo ng mga larawan at tutukuin nyo ang mga ito kung saan bansa ito nagmula. Ang unang larawan ay saan nagmula ito? Magaling! Ang unang larawan ay ang logo ng Hershey's na nagmula sa Amerika. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang iyong mga sarili. Kasunod ay Toyota na galing sa... Tama! Galing sa Japan. Pangatlo ay ang Samsung na galing sa South Korea. Magaling! Kasunod ay ang McDonald's na galing din sa Amerika. At ang kasunod ay ang Honda na galing sa Japan. Magaling! Ang gagaling niyong lahat, bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Mula sa ginawa natin sa paunang gawain, ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayong hapon? Tumayo ka, Binibining Gawat? Tama! Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa globalisasyon. Bigyan ng 5 bagsak si Binibining Gawat. Ang globalisasyon ay isang integrasyon ng economics, political, cultural, relihiyon at sistemang sosyal. Umabot na sa buong daigdig. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa larangan ng komunikasyon, madali na lang ang pagbabahagi ng mga produkto, serbisyo, kaalaman, kultura at wika. Na kung saan sa globalisasyon ay nagagawa na nating tangkilikin ang iba't ibang kultura, produkto, kagamitan at pananamit ng mga taga-ibang bansa. Upang mas maunawaan natin kung ano ang globalisasyon, ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat. At ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang sobre na naglalaman ng mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay ipaliwanag kung ano ang makikita niyo sa larawan. Kung ito ba ay ang magandang dulot ng globalisasyon
at masamang dulot ng globalisasyon. Pipili ng kinatawan ang bawat grupo na magpapaliwanag sa klase. Bigyan lamang ng 5 minuto ang bawat pangkat upang may isa katuparan ang gawain at 3 minuto para sa pag-uulan. Handa na ba ang lahat? Magaling! Ngayon ay simulan na natin ang gawain. Natapos na ang itinap ng oras. Ngayon ay magsisimula na tayo sa inyong presentasyon. Mauuna ang unang pangkat. Susunod naman ang pangalawang pangkat at susundan ito ng pangatlong pangkat. Mahuhusay. Ngayon, bigyan niyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Tama ang inyong mga sinabi. Maaaring ang globalisasyon ay nakakatulong upang mapaunlad ang ating bansa, ngunit hindi natin maiiwasan na ito ay magkaroon ng masamang epekto sa atin. Kagaya na lamang ng ipinakitang mga larawan kanina, dahil sa globalisasyon ay nagkaroon tayo ng mabilis na komunikasyon at mabilis na transportasyon. At nakakaroon din tayo ng magagandang gusali na kung saan ito ay naging simbolo ng pag-unlad ng isang bansa. Ngunit, ang kapalit naman nito ay ang paglaganap ng polusyon at ang pagkaputol ng ating mga kahoy sa ating mga kagubatan. At maging na rin ang ating mga lupain na kung saan ito ay isang area ng agrikultura noon ay ngayon ay tinayuan na ng isang napakalaking arena. Mayroon ba sa inyo ang magdadagdag ng ideya tungkol sa ating tinalakay ngayon? Wala na. So kung gayon ay naintindihan nyo na nga ang ating tinalakay o ang ating leksyon ngayong araw. At ngayon ako naman ang magtatanong sa inyo. Handa na ba ang lahat? Batay sa tinalakay natin, sino sa inyo ang makakapagbigay ng sariling kahulugan ng globalisasyon? Tumayo ka, binibining malapit? Mahusay, bigyan ng 5 bagsak si binibining malapit. Magkakaroon ulit tayo ng isang pangkatang gawain na kung saan ay ilarawan nyo ang globalisasyon sa isang salita. Isulat ito sa 4 na bahagi ng papel at ilagay din doon ang bawat miyembro ng iyong pangkat at ibigay sa akin. Gawin ito sa loob ng 2 minuto. Ari na itong ipasa. Para sa ating panghuling pangkat ang gawain ay ang bawat pangkat ay gagawa ng isang poster na kung saan ay ilarawan ninyo o iguhit ninyo ang masama at magandang dulot ng globalisasyon sa ating bansa at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang may sakatuparan ang inyong gawain. Natapos na ang itinakdang oras at ngayon ay ipasa na ninyo ang inyong mga ginawa. Wala na ba kayong mga katanungan? Kung gayon ay tutungo na tayo sa ating pagtataya. Maghanda ng 4 na bahagi ng papel at sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang pasulit. Natapos na ang itinakdang oras at ngayon ay ipasa na ninyo ang inyong mga papel upang ito ay aking mayusto. Para sa inyong takdang aralin ay gumawa kayo ng
isang slogan na kung saan ay naglalarawan ito ng masama at magandang dulot ng globalisasyon sa ating paligid at saka i-post ito sa inyong mga Facebook page. Naintindihan? Magaling! Nawa ay meron kayong natutunan sa ating talakayan. Bago kayo lumabas ay pakiayos ang mga upuan at pakipulot ang inyong mga kalat. Paalam na mga mag-aaral.